Naked I came forth from my mother's womb, and naked shall I go back again. In the seven habits of highly effective people, Stephen Covey said, one of the attitudes you should have, begin with the end in mind. Job is reminding us of our end. Naked I came forth from my mother's womb, and naked shall I go back again. We begin our life with the union of two cells. We end our life with our cells being corrupted, decaying, until they turn to dust. Of course, now we are turned to dust in a few hours. Cremated na tayo. Ganun ko rin. Alikabok ang hahantungan mo. Pero itong alikabok na ito, samantalang nabubuhay pa, nangangarap, aming adhika, makita kang sakdal laya. Yung adhika ng iba, pinakamayaman siya, pinakapangyarihan siya, pinakamaganda siya. Kaya kung yun ang ganyang value, yung kagandahan, kahit batas ng buhay na talagang magmumukhang ampalaya ka, batas ng buhay yan eh. It's the law of the universe. Yung cells mo, buhay ka pa, nag-degenerate na. So magpa-botox ka, magpa-facelift ka, magpa-liposuction ka, bibili ka ng mga Maybelline at saka Estee Lauder at saka Elizabeth Arden, kung ano pa yung... Maybe you might be able to delay it if you're spending hundreds of thousands of pesos. Naked I came forth from my mother's womb, and naked shall I go back again. We always distract ourselves with things that are passing. Lagi nang sinasabi. Hindi naman nakikinig yung the rest of the human race. Yung mga nakikinig sa akin ngayon, hindi mo na kailangang sermonan. Alam na nila ito eh. Naked, I came forth from my mother's womb, and naked shall I go back again. So the question, if I will die someday, what shall I do with my desire to live? Yung katotohanan din, maniwala ka sa Diyos o hindi, sinisigaw ng puso mo na sana hindi ako mamamatay. Lalo na kung tunay, may tunay kang minamahal, lagi mong sinasabi yan, unconsciously, sana hindi ka mamamatay. Sabi ni Gabriel Marcel yan, pag sinabi mong I love you, kaakibat din yan, I hope you will not die. But we are confronted with the three great truths, sabi ni Cardinal John Henry Newman. Life is short, death is certain, eternity is long. So nakakatakot yung eternity. Kahit mga atheist, pag namamatay na, kinakabahan din sila eh. Kinakabahan ka pala eh. De, sumugal ka na kay Jesus. I am the way, the truth, and the life. It's the only way. Marami ngayong mga kabataan, wala nang pangarap sa future. It is our nature, yung magkaroon ng adhika, to aspire, to dream. Ang dami-dami naming dreams ngayon, nakakausap kayo mga kabataan, minsan, public pa nagbigay ako ng recollection. Sabi, Father, lalamunin tayo ng kadiliman na walang katapusan. Buti pa, tapusin mo na, magpakapagod ka pang ilang mga taon pa yan. Wala namang katuturan yan. Sasabihan ako ng 14-year-old sa isang Catholic school, nagbibigay ako ng ganito. So we are having problems now. That's why we should teach our kids. Naked, I came forth from my mother's womb, and naked shall I go back again. Jesus took a child, placed it by his side. Maliit pa lang. Binibrainwash na natin yung mga bata
with useless distractions. Ang liit-liit pa, pinapupunta na sa TV, may contest doon, ng beauty contest ng mga bata pa, halos sanggol pa lang, minimikapan na yan ng Elizabeth Arden at saka Maybelline at saka DKNY. Paglaki ng bata, anong values dyan? Makakalimutan yan na death is certain. And that is why we are told to take care of the little ones. Whoever receives this child in my name receives me. And whoever receives me receives the one who sent me. Kayong mga magulang, kayong mga teachers, kayong mga pare at madre, taking care of the little ones, remember, teach them the right values. Maliit pa lang, minimik up na. Maliit pa lang, sinasabing kailangan maging valedictorian ka. Kung hindi, itatakwil kita dahil matalino ka, sasabihin ng tatay na kailangan makatapos ka ng kung ano-anong binibrainwash natin sa mga bata. Nakakalimutan ng maraming tao, naked I came forth from my mother's womb, and naked shall I go back again. Yan context mo. Context ng mga seminarista. Tutuloy ka ba? Naked, I came forth. Iyon ang context. Baka may iba kang mga pangarap. Ito ang context mo. Hindi naman ibig sabihin na kailangan lahat kayo magpare. Kung na-feel ninyo na hindi kayo tinawag, kailangan lalabas kayo. You owe it to yourself, you owe it to God. Pero in the midst of the distraction, huwag kang magpa-brainwash. Huwag kang magpa-brainwash kung anong mahalaga sa mundong ito. Si Vicky Bello ba? Para manatili kang pugi? Eh, hindi magpakailan man yan. Ang mga lalaki ngayon, nagiging vain na rin eh. Nakakita ako sa Facebook, nag-ano sila na, pogi ka, nagpa-bekibelo ka. Parang nakakagitlaan naman. Akala ko mga babae lang yung mga bumibili noong mamahaling mga ano eh. May mga lalaki na rin ngayon eh. Para sa kanila, para sa lahat ng nag-iisip that they can be beautiful forever. First reading. Naked, I came forth from my mother's womb, and naked shall I go back again. Begin with the end in mind. Sinasabi ni Job, yung beginning at end. Nakedness. So we are going to proclaim today. May kolumbaryum kasi kami dyan. Pagandahan minsan ng urn. Alikabok pa rin pareho yung maski ma... Bili ka pa ng urn na ginto, lagyan mo pa ng diamante. Yung abo mo, kapareho lang ng abo noong nakalagay doon sa North Cemetery, sa La Loma. Pare-pareho lang yung abo nyo. Naked, I came forth from my mother's womb. But we are celebrating the Eucharist today. Christ has died, Christ has risen, Christ will come again. And that is why, if you have faith, what you are proclaiming by your life is that, or ang sukatan natin, hindi yung nakalagay sa urn. Ang sukatan natin, hindi yung isang dakot na alikabok. Our measure is Christ. Unbroken. Everlasting.